Magandang umaga po. Ito po si Ka-DIY na Team Achievers at nandito po tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan na kung saan ay kakapanayamin po natin yung ating mga beneficiaries tungkol dito sa livelihood program na ginagawa po ng foundation, itong Amore Foundation, na kung saan ay objective po ng ating foundation ay makapag-create po ng socialized housing, livelihood at pabahay, at higit sa lahat po yung ating education committee na kung saan tayo po ay magki-create ng trabaho dito po sa Pilipinas. Sinimulan po natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At mega love shout out po sa lahat ng ating team achievers at sa lahat po ng mga vloggers sa buong mundo. At sisimulan po namin yung aming panayam na kung saan nandito po kami sa opisina dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. At marami po tayong pag-uusapan na kung saan ay ibabahagi po namin sa inyo ang kalagayan ng sektor at kalagayan po ng bansang Pilipinas at ang programa na ilulunsad po ng Amore Foundation sa buong Pilipinas po. Katunayan po ay araw-araw po kami kumikilos at gumagalaw upang matugunan po yung mga proyekto at programa na kung saan ang usapin po ng kawalan ng pabahay sa ating mga sektor. Una sa lahat, ang objective natin ay magkaroon sila ng pabahay. At hindi lang po simpleng pabahay, kundi ito po ay socialized housing. Ano po ang kailangan upang magkaroon ng pabahay? Unang-una po sa lahat, meron din po tayong sharers and renters movement in the Philippines na kung saan ito pong grupo na ito ang nag-a-assess po ng mga kwalipikadong beneficiaries ng proyekto. At sa kabuuan po, meron po tayong 75,000 na socialized housing beneficiaries ng sharers and renters movement in the Philippines. At kasama rin po natin yung mga sektor sa Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela. At ang buong Pilipinas po ay tutugunan natin. This coming week po, meron kami ongoing medical mission sa Bicol. At dito po sa San Jose del Monte, Bulacan ay patuloy po na inaabot natin itong mga dumagat. At katunayan po ay collaboration po sa pharmaceutical company na kung saan ito pong mga dumagat na kapatid natin ay magkakaroon po sila ng livelihood. At tuloy-tuloy po ito, itong programa na ito, at kasama po natin ang TESDA na kung saan ay maglulunsad po ng livelihood naman po na tuturuan po natin yung mga dumagat sa paggawa ng sabon, paggawa ng perfume, paggawa po ng mga meat process at saka kung ano-ano pa po para po tuloy-tuloy po yung programa ng livelihood dito po sa ating mga kabatid ng mga umaga. At katatapos lang po ng medical mission namin noong December 29 at naging matagumpay po yung ating paglulunsad ng first medical mission po ng Amore Foundation. At ang mga beneficiaries po nito ay ang mga kapatid natin katutubo dito sa San Jose del Monte, Bulacan, yung mga dumagat. At kagaya po naman sabi ko kanina, meron po tayong 50 hectares na inalat para sa kanila na maging source na kabuhayan nila ito. At itong 50 hectares na po ito, magtatanim po sila rito ng mga herbal, yung lagundi, malunggay, at kung ano pa na kailangan ng pharmaceutical company. Bali 50 hectares po ito na inalat natin sa pharmaceutical company at para po matugunan yung kanilang kabuhayan. So, ang ano po ang benefits ng mga kapatid natin dumagat, sila po ang mag-maintain at magtatalim nitong 50 hectares na ito at sila po ay binibigyan po ng allowance at pangangailangan pinansyal para po maisakatuparan yung livelihood. At pagka nag-harvest po sila, yung kabuuan ng bayad ng mga in-harvest nila roon sa 50 hectares ay sa kanila po mapupunta yun. At yun po yung isa sa mga source ng livelihood nila. At yun po yung ating mga programa. At kasalukuyan po ay kasama natin ang dalawang magkatukayong Randy na nandito sa San Jose del Monte, Bulacan. At bibigyan din po natin sila ng mga
pa na yan kung sa ginagawa po natin proyekto sa livelihood. Kasi ang objective po ng foundation ay makapag-create po ng trabaho. Unang-una po, ito ay sinimula namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan, kung bakit po kami nagtayo ng eskwelahan upang matugunan po yung paglilinang ng mga residente rito na kung saan ay mabigyan sila ng edukasyon sa unang-una yung sa security guard. Meron po tayong training school dito sa ating lugar sa kasalukuyan, at meron din po tayong mga caregivers at yung construction po na mga scholar po natin na pag-aaralin at sisertipikahan na kung saan pwede po sila locally magtrabaho at gusto po nila magtrabaho sa abroad. So, tayo po bilang isa sa mga fundadores nitong foundation, ang mitin po natin ay itaas po ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Dahil alam po naman natin, lalo na po dito sa San Jose del Monte, Bulacan, yung mayor po dito ay hindi ko po sinasabi pinutin, kundi yan po ang katotohanan. Hindi po nila magawa ng simpleng problema lang po sa lansangan. Kung mapapansin niyo po rito sa San Jose del Monte, Bulacan, specifically sa Egay Road, ay may mga poste po na nasa gitna po ng kalsada. At ayon po sa mga residente rito, araw-araw po may na-aksidente. So kung ang ganyan po ang ating mga leader dito sa ating lokal na munisipalidad, false hope po ang asahan ng ating mga sektor dito. At wala po silang programa. So yun po, kaya po ginagawa natin ito. Yung kapalaran po ng mga politiko, na full politiko po, na kung saan ay walang programa sa komunidad, ang hinihingi lang po nila ay boto. At pag sila po ay nakilok-lok na, ito, sila po ang umakabuso sa mga kapangyarihan, na kung saan wala po silang programa at ino-oppress po nila ang mga sektor ng mga dito sa ating bayan sa San Jose del Monte, Bulacan. Si kapatid na Randy po ay ating pong kasama ngayon. Sige po, magsalita po kayo at magpakilala. Si Randy Muno, taga San Jose del Monte. Okay, tumapit kayo siya para makasama sa proyekto, sa proyekto niya. Kasi napanood ko po sir Di po, huwag nangaya. Maraming salamat kayo sir kasi nakilala namin siya. Kayo po. Sige po, magpakilala ko. Di po po. Ano lang po ito, parang kwentuhan lang. Gabi ka lang. Ano po ang pangalan po ninyo? Hello po, ako po si Noveline Olive Bono. Maraming salamat po at nakilala po si Sir. Glory to God po. Thank you po. At siya po ay kapatid ng ating isa sa mga member po ng Team Achievers sa Huwait. At nung narinig po nila itong proyekto na ito ng foundation, sila po ay ating pong inibitahan sa lugar na ito. So pagkat locally po sila po ay residente ng San Jose del Monte. Pero naghahangad din po sila na magkaroon sila ng sarili nilang bahay na kung saan ito po ay isa sa programa po ng foundation. Kung mapapansin po ninyo itong lugar po natin na 4 hectares po ito, meron po kaming ginawa na pong programa na kung saan tayo po ay mag-allocate ng mga kapatid natin na walang kakayanan magkaroon ng bahay. Dito po ay bibigyan natin po sila ng pabahay. At ang beneficiaries po na inaanap po namin dito ay 150. At hindi lamang po simpleng pabahay ang ibibigay po natin. Sapagkat meron po tayo proyekto na kung saan bawat dinidevelop po natin lugar na mga socialized housing, hindi na po sila mamumroblema sa kuryente. At nagkaroon po tayo ng joint venture kay Engineer Elias na kung saan ito po ay tutugon sa usapin ng elektrisidad. Dahil alam po naman natin na ang bawat individual na tahanan, pag nagpapagawa po ito ng bahay, pagkatapos po nito kasunod ay kuryente at tubig. So sa kuryente po, ang bawat dinidevelop po namin housing, hindi na po sila mamumroblema sa usapin ng elektrisidad. Dahil ang teknolohiya ni Engineer Elias na nakipag-joint venture po tayo sa kanya,
ang bawat individual po na bahay na tatayo natin ay magkakaroon na ito ng sariling generator. At kasama po ito sa proyekto ng foundation. Kung ilan po yung ating residente, yun po yung isi-set up ng ating engineer na si Engineer Diaz. Wala po itong radiation, wala pong kailangan ng baterya o gasolina. Ito po ay generator na kung saan ito po ay maglulunsad at magpuproduce po ng elektrisidad. Saan po nakukuha ang power, ay si Engineer Elias po ang nakakasagot noon. Pero ang nakita po namin, ito po ay nagagaling sa frequency at saka frequency po sa lupa. At ito po ang nagpa-power up ng generator na ito. Kaya po, sa usapin po ng pabahay, hindi lamang po simpleng pabahay, kundi bibigyan po natin sila ng generator na hindi na po sila mamumroblema patungkol sa kuryente. At wala po silang magiging problema kasi meron po tayong mag-maintain dito. At hindi lamang po simpleng renewable energy, meron po tayong livelihood po dito. Dito sa komunidad na dinidevelop natin na 4 na hektare sa kasalukuyan, magkakaroon po rito ng livelihood cooperative. At ito pong lugar na ito, itong 4 na hektare sa unahan, mula sa Kabuuan, maglulunsad po rito ng cooperative. Magtatayo po tayo dito ng mga commercial. Pero ang benefactor po na, ang beneficiaries po rito, yung mismong nandito sa housing, sa community, na kung saan maglulunsad po ng cooperative, katulad po ng gasoline station, mga commercial po rito sa harap. At yung mga magtatrabaho po rito ay membro po ng cooperative. At ang proyekto po na ito ay para po tugunin yung pangangailangan financial patungkol sa lahat po ng membro ng cooperative. At every end of the year po, yung kung magkano po yung kinita ng cooperative at yung principal investment po ay hindi gagalawin po yun. At yung kung anuman po yung kinita sa taon na yun, yun po ay i-distribute po sa lahat ng mga membro po ng cooperative at the end of the year. So yun po yung ating programa. At meron din pong gagawin pong pag-dideduct po sa... Ito po, isa pong retirement ng bawat membro ng cooperative. Magko-contribute po tayo sa SSS at sa pag-ibig para po, pag na-reach po nila yung edad ng retirement, meron po silang makukuhang retirement certificate. So, hindi po simpleng usapin lang ito ng kabahay or livelihood or cooperative. Ito po ay tutugon po sa lahat ng pangangailangan ng mga tao. Sa buong Pilipinas po, sinimulan lang po namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero ang aming pong proyekto ay buong Pilipinas po. Patunayan po, marami na po kaming ina-acquire ng mga property ngayon. Kahapon po, galing pa kami ng Santa Maria, Laguna, one of the rice granary ng Laguna, probinsya ng Laguna. At prior with that, binisita po natin yung 300 hectares na lupa sa Batangas at meron po pong 100 sa baba para po sa mga proyekto ng kabuhayan. So tuloy-tuloy po ito. In fact, ngayon meron po kaming appointment kay Engineer Elias para may finalize po yung joint venture ng foundation, ng grupo at nung invention po ni Engineer Elias. At dito po ang isa sa mga kaibigan po natin at kapatid natin na si Randy rin po, Patukay ni Randy. Matagal na po ba kayo dito, kapatid? Sa 1996 po dito. Para po sa kaalaman ng ating mga kapatid na vloggers at ng mga YouTubers, si kapatid na Randy po, ay doon po kami nag-stop over pagpapunta kami sa opisina. Every single day po, at meron po silang kabuhayan na pwede rin po natin silang tulungan mapahunla dito. At kaya po inimbitahan natin dito para kubunin kung ano pa yung pangangailangan nila sa kabuhayan. At po pwede po tayo maglunsad ng proyekto para po sa mga negosyanteng yung small business na pwede natin pong tulungan na mapalaki at mapaunlad. Hindi lamang po sa larangan ng hanap buhay, kundi po may mga anak po sila na pwede po natin tulungan sa creation po ng trabaho. So kaya po inibitahan natin sila. At para po sa kaalaman po ninyo, itong si kapatid na Randy, yung mga nangangailangan po ng trabaho dyan, yung naghahanap po ng landscaper, si kapatid na Randy po ay maasahan po natin sa paggagawa ng pagdidesign ng landscape. Pwede pa rin yung yung trabaho ninyo? Ako ay isang mayanan sa Monte na may kakayanan.
siguro na kung ano po ang nasa pangangailangan kahit kay cellphone pwede niyo po akong contact. Ayan po, si kapatid na Randy, ano rasyon niyo? Sarmiento. Sarmiento. Si Randy Sarmiento. Isa po siyang residente, lokal na residente po dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At alam po naman natin na hindi po tamad ang mga Pilipino, pero nagsisika po ito kahit po sa abroad. Ang nakakatuwa po ang mga Pilipino po sa abroad ay napakasisipan po. Katunayan po niyan, mga Pilipino at Pilipina po sa Amerika, isa po sila sa mga maunlad na residente ng Amerika. Kasi po yung kultura po natin ay daladala nila sa Amerika. At yung po mga caregiver na pag-graduate din po natin, sila na rin po yung first batch po na i-assess po natin na may kakayanang magturo para po mapalawak po natin ang network natin sa larangan po ng caregiver. Kasi may plano po ang foundation na makipag-mowa po tayo sa bawat bansa na yung mga matatanda doon sa bansa nila na walang nag-aasikaso, pwede po natin dalhin dito sa Pilipinas. At mahalagaan po natin sila ng maayos. Isa po yan sa mga objective po ng foundation. At marami pa pong iba na kung saan ang apat na pangunahin lang po ay pabahay, yung socialized housing, livelihood cooperative, at ecotourism po. Yan po yung sapagkat ang alam po naman natin na ang bansa na walang kakayanan na mag-sustain ng pagkain ay napakahirap po. Kaya po, yung apat na pangunahing sektor na yon ay tutugunan natin, lalong-lalo na po yung mga pabahay, yung socialized housing. At kasama po natin dito ang SHOPSI, yung social housing na ano po ng gobyerno at yung community mortgage program. Kasama po natin sila sa proyekto na ito at higit sa lahat po yung pangalawa po sa Diyos, yung mga kapulisan. At sabi nga po ni General Noble, pag dumikit ka sa mga kapulisan, para ka na rin po Diyos. Joke lang po. Yun po, at kasama po natin sila sa proyekto. Nakikipagtulungan po tayo sa PNP, sa Philippine National Police, at sa mga kasundaluhan. At upang matulungan din po yung mga pangangailangan ng mga kasundaluhan natin, andito po ang foundation na tutulong po at sabot po ng aming mga kaya ay tutugunin namin ang kanilang pangangailangan. At si kapatid na Randy po, Sarmiento, kung kayo po ay nangangailangan ng trabaho, I mean, ng magagawa ng trabaho para sa landscaping at anumang uri ng landscaping ay available po siya nandito sa San Jose del Monte, Bulacan. At pwede niyo pong kontakin. Meron ka bang cellphone number, Brad? Thank you. Sa mga nais pong magpagawa ng landscape o swimming pool, yung numero ay 0919467. Salamat po. At yun po, yung mga nangangailangan po, may mga requirements po na naghahanap ng magaling na contractor para sa landscaping at sa paggawa ng swimming pool. Andito po si kapatid na Randy Testamento. At tumawag lang po kayo sa kanyang telepono na ibinigay. At umasa po kayo na kanyang trabaho po ay quality. At nakabaka po kami sa kanya. At maraming salamat. Nawa ay magsama-sama tayo. At kung meron po kayong gustong ilapit na mga kapatid natin na gusto mag-security guard, meron po tayong programa rito na kung saan i-assure po namin sa inyo pagka-graduate po ninyo sa school ng security guard ay meron po kayong trabaho. Sapagkat meron po tayong company ng security na kung saan pagka-graduate po ninyo ay madideploy po kayo right away pagkatapos po ng inyong graduation. At sisiguraduhin po natin na lahat po ng mga security natin na matitrain sa ating school ay magiging snappy at mga maayos po sapagkat part po ng pag-umlad ang edukasyon at doon po natin tutugunan yung ating mga security guard, mga kapatid, at yung mga gusto pa po mag-aral, meron po tayong NC1 at NC2 patungkol sa security training. Nandito po ang foundation na handa pumuno sa inyo. At yung mga kapatid po natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan na gusto mag-security guard, iniimbitahan po namin kayo na dumalaw po kayo dito sa aming lugar sa Egay Road, sa Purok 3,
San Barangay San Roque sa San Jose del Monte, Bulacan. Nandito po kami at kung gusto po ninyong pumunta rito, you are welcome po. At mapag-usapan po natin kung ano po ang pwede ba namin maitulong. Maraming maraming salamat po at mega mega love shout out sa lahat. Ito po si Ka-DIY na nandito sa San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat at magandang buhay po sa inyong lahat. Maraming salamat.